Maraming salamat, Brother Francis. Maraming salamat din po. Anong presentation na ginawa mo, at alam kong ang Diyos ang gumabay sa'yo. Thank you, Lord. Tsaka ano, no, parang isipin natin, puro nga pagpapagaling yung gospel kung mga nakaraang araw hanggang ngayon. And kung isipin natin, no, yung hindi, naisip ko lang, ha, diba, punta tayo sa mall. Tapos iba't ibang tao po yung nakikita natin na mga masasaya, walang sakit, nakakakilos. Pero sa lahat pala ng mga tao nandoon kasama tayo, marami palang merong spiritual na leprosy. Hindi po ba? Eh, hindi lang ho yun, pero kuminsan, spiritual paralysis. Paralysis, leprosy. Hindi makalapit sa simbahan. Minsan pagtutungtong ng simbahan, na ayaw nang pumasok, natatakot, naiilang. Ewan kung bakit, no? Paralyzed, ayaw pumasok. Kaya tayo po dapat magpasok sa kanila. Kung pwede lang, itulak natin, no? Huwag naman ganun. So, dalhin natin. Ako pa ba, sinasabi po ng mabuting balita, yung tayo, nabubuhay na, akala natin malakas tayo, pero ano pala tayo, spiritual paralyzed. Yung kasalanan na nagpa-paralyze sa atin para hindi makalapit sa Diyos. Nagpa-paralyze at linalayo tayo. No? Kaya may mga kaibigan dyan na magbabalik sa atin, sa ating Panginoon Diyos, yung siguro ang trabaho natin, ibalik, no, sa paanan ng ating Panginoon Jesus yung mga paralyzed at yung nalayo sa ating Panginoon Diyos. Pero ang galing po nung ginawa, no, nung gospel, na ipinakita na tayo pala, mas maganda na tayo yung tumutulong sa ibang tao, na talagang ipinakita sa gospel na talagang nagkaroon sila ng love dun sa paralyzed sa tao, eh. So parang tayo din pala, sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Or no man is an island. So kailangan pala talaga nating tulungan ang ating kapwa, at ang pagtulong yung walang hinihintay na kapalit. Diba, tama po ba yan? Amen, sis. Walang hinihintay na kapalit. At yung pagtulong, charity kasi tawag doon. Charity, love. Naalala ko sinabi ni Mother Teresa. Dinami-dami na mga pwede natin tulungan, baka malito tayo. Ano dapat natin gawin? Tulungan natin yung unang-unang taong mas malapit sa atin. Yung pinakamalapit sa atin. Start with the person nearest us. No, one by one, pa isa-isa lang. Huwag biglaan. Kung sino pinakamalapit sa atin, yan ang una natin tulungan. Madalas po, ang pinakamalapit sa atin ay ang ating mga kapamilya, no? Kapitbahay at kaibigan, then community. Tsaka ano, yung dito po sa gospel, nakakabilib yung sinabi ng Panginoong Jesus na pinapatawad ko nang yung mga kasalanan. Kasi biro mo po, ang Panginoong Jesus, talaga nasa kanya lahat yung karapatan para magpatawad, kasi malinis po siya. Pero binibigyan po tayo ng karapatan magpatawad din ng ating kapwa. Eh bakit ganun marami sa ating mga tao ang libre ang magpatawad sa kapwa pero hindi po ginagawa? Di ba, because of pride yun, no? Pride, ego. Pride, human nature. Talagang nasaktan din. Kung minsan mauunawaan din natin pag kunento nila kung bakit ganun, hindi nila mapatawad. Talagang nasaktan. May mga ganun talaga, eh. Brad, hindi ko talaga kayang patawarin, eh. Antindi ng ginawa niya sa akin, eh. Pagdasal na lang ho natin yung ganun. Pero sabi po ng Panginoon, di ba, pag hindi daw po tayo nagpapatawad nating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Di ba? Mabigat yun. Kung hindi natin kaya magpatawad ang kapwa, eh, siguro wala tayong karapatan na idasal yung Our Father o Ama namin. Yes, oo, tama yun. No? Nandoon yun, eh. Tsaka nga, sabi nga ng Panginoon, eh, kung ano daw po yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, ganun din yung takalan na gagamit sa atin ng Diyos. Amen. Tama. Parang ano yata yun, ha? Luke chapter 6 verse 38. Kung anong panukat mo sa iba, yun din ang gagawin sa iyo. Kaya nga po itong gospel na to. Actually, itong gospel na to na napakaganda niya, eh. Kasi natuwa ako doon sa sinabi niyo, kasi nagpapakita kayo ng picture, eh. Natuwa ako doon sa picture na yung paralitiko nakatayo na, hawak-hawak na niya yung kanyang higaan. Tapos ang masabi nyo, gumaling na yung paralitiko. Hindi na siya yung nakahiga doon sa higaan, kundi yung higaan ang binubuhat niya. Hindi ba? Ang ganda. Parang sinasabi sa atin na kapag tayo nasa kasalanan, yung kasalanan ang bumibit-bit sa atin. Siya yung nagiging master natin, tayo nagiging servant. Pero tama. Kung nakalabas tayo doon sa kasalanan, yung kasalanan na yung tinatapakan natin, wala sa buhay.
At malamang, hindi lang nakalagay sa Bible, malamang hinagis niya yun. Eh. Ayaw ko na sa'yo. Siyempre, maaalala niya yung kanyang kalagayan. Siguro bumili ng bagong higaan yun. No? Siguro lang. Eh, noon, banig. Eh, ngayon, meron mga double deck, lalaki na ng kama. Ang hirap ng buhatin. Ayaw na buhatin yun. Pero yun nga po, di ba? Kung mapapansin po natin, kapag nagpapagaling ang Panginoong Jesus ng physical healing, kamukha nung ketong eh, nung kahapon, nung isang araw, yung pinagaling niya yung biyena ni Simon Bayo, Pedro. Mapapansin natin yung talaga tinatarget ni Lord yung spiritual illness natin eh. Amen. Hindi po ba? Importante kasi kay God yung ano eh, puso natin, yung kaligtasan eh. Kaya, talagang gusto ni Lord na magpatawad. Yun nga lang, kung minsan, ang nangyayari is, yung pride, sabi nyo nga, di ba? Yung pride, hindi tayo nagpapatawad. Eh, malamang, yun ang sukatan din ni Lord sa atin. Eh, siguro naiingit yung Diablo. Kasi tayo mga makasalanan, pwedeng lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, pinapatawad tayo. Eh, siya kahit anong gawin niya, hindi siya kaya humingi ng tawad. Eh, talagang hindi niya gagawin yun dahil it was an eternal sin. Kasi, sabi nyo nga kanina that Jesus was the Prince of Peace. Eh siya, ang demonyo, Prince of Pride. Pride, lies, pagsisinungaling. Lies. Oo. Lahat. Mm-hmm. Kaya nga kahit pa ulit-ulit itong gospel na tungkol sa pagpapagaling sa paralitiko, nakikita natin talaga yung sinasabi ng Panginoon, love your neighbor. Yeah? Love your enemy. Gumawa ka ng mabuti. Kapag gagawa ka ng masama, gawa mo ng mabuti. Huwag mong gantihan ng masama. Parang pinapakita sa atin na kailangan magkaroon tayo ng humility. At saka isa pa, no, yung itinutulong naman natin sa kapwa, hindi naman sa atin yun. Di ba parang sa Diyos yun eh. Wala naman tayo pagmamayari dito sa sarili natin. Di po ba? Hmm. Mahirap yun, ha? Yung sabihin mong love your enemy. Lalo pag may biyenan ka. Hindi, joke lang yun. Love your biyenan. Uy, mahal kong biyenan ko. Tsaka mahal na mahal ako ng biyenan ko. Hindi, kayo. Tanong ko kayo, brother, ah. Nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, madali po ba kayo makapagpatawad ng kapwa? Kasi nung araw naman, kahit hindi pa ako naglilingkod kay Lord, halos wala naman akong kaaway. Oo, oh, talaga. Ganun ka kabait. Hindi naman ganun kabait. Eh, talagang umiiwas ako sa gulo. Ganun ako. Nung hindi pa ako naglilingkod kay Lord. Kasi alam ko, walang maidudulot yung gulo eh. Kaya talagang umiiwas ako. Pero I think ang nangyari sa akin is nung charismatic na ako, muntik na akong hindi mapatawad ang isang tao sa sobrang sakit ng ginawa. Tapos yun nga, dahil na lang may community ako, hirap ako magpatawad. Nagpapa-pray over ako sa healing ministry. Hanggang dumating ang pagkakataon, mga 1 week, 2 week, 2 weeks, no, 3 weeks yato, isang buwan inabot bago, yun talagang taus-puso kong napatawad yung taong yun. Baliktad nung kaya lang karismatik, nakaroon ng kaaway. Saka naniniwala ako sa sinabi nyo kanina na malakas yung panalangin ng ibang tao para sa ibang tao eh. Lalo na yung mga taong malapit sa Diyos. Di ba yung mga santo nga? Yung mga santo, di ba nagpapanalangin tayo sa kanila? Kasi iba yun eh. Iba yung prayer ng ibang tao na talagang na kay Lord. Naniniwala ka doon? Yes, sis. Kasi parang halos experience ko din yun eh. Pag pinagdarasal ko ang sarili ko, minsan parang wala nangyayari. Pero pag pinagdarasal ko ang ibang tao, hindi naman lagi, no? Pero bakit ganun? Parang wala nangyayari. No? Pero pag ang iba pinagdarasal ko, parang ang bilis ng miracle sa buhay nila eh. Kasi siguro it's parang hindi ka selfish eh. You share something, you share a grace eh. Kahit maganda, pag pinagdasal mong ibang tao, dapat may magdasal din sa'yo. Para may gumaganti din. Humingi ka na dasal sa iba. Pag-pray mo naman ako. Kaya madalas ang linalapitan ko mga madre. Eh, yung tipong ano, yung kahit napatay ka na maraming nagdadasal sa'yo. Diba? Oo. Oh. Huwag naman, huwag yung tipong hihingi ka ng dasal sa mga taong hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yan ko pipiliin din natin. Ha? At least man lang, they are practicing Catholics. Diba? Practicing Catholics. Okay. Maraming salamat, Brother Francis. Maraming salamat din po. Sa February uli, ah. Sige po. Maraming salamat. Yan po si Brother Francis Irinco. Yeah, matagal na po yan naglilingkod sa Diyos. Kaya marami na siya pwede ma-share tungkol sa mga gospel, ganyan. And of course, marami din siyang pagsubok. Maraming pagsubok yan, pero hindi siya bumibitaw sa Panginoon. Kasi nga, alam niya na, yung pananalangin,
The Power of Prayer. And since itong taon na to is the year of prayer, kasi nga marapit na naman ang Jubilee sa Sunday.